A political expert has said that the Dutertes can be a real threat to President Marcos Jr. today. Pag tinuloy pa na, if he doesn't put a stop or an end to the people's initiative. Do you agree? Ito pong i-rephrase po natin. Kung itutuloy itong katanungan dito sa People's Initiative, talaga pong tunay na ito po ay talagang delikado ito. Hindi po talaga ito dapat maitulak. Sapagkat maling-mali po itong tanong dito sa loob ng People's Initiative na to. Unang-una, ang People's Initiative, hindi po isa pwedeng mag-revise ng konstitusyon. Ang pwede lang po niyang gawin ay mag-amenda ng isang provision. Hindi po pwede yung babaguhin niya ang buong konstitusyon. Hindi po, wala pong ganun sinabi. Ang linaw-linaw po sa konstitusyon na sinabi, ang People's Initiative ay pwede lamang siyang mag-amenda. Yung pong katanungan na ibinigay dito sa People's Initiative na to, hindi po yung amenda, nire-revise mo na yung konstitusyon dahil tinatanggalan mo na ng kapangyarihan ang buong Senado. Tinatanggalan mo na siya ng voting powers niya. E pag tinanggalan mo ng voting powers ang Senado, para saan pa yan? Para wala na yan, para na yan, ano na lang yan, paralitiko na lang yan. O hindi na yan nagpa-function. Kaya siguro po, yung tanong niyo po, hindi po talaga, sa palagay ko po, ano? Hindi po talaga titigil ang mga tao, hindi lamang po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi maraming tao po talaga ang labag po talaga dito sa nangyaring mga katanungan sa People's Initiative na to. Dahil para po sa kanila talaga, ito po, marami kang masyadong nilabag dito sa katanungan na to. Sayang ang konstitusyon, sayang po yung ating sinumpaang konstitusyon kung di natin susundan. Ngayon naman po, ma'am, ito lang po, isunod ko lang po, ano? Alam naman po natin na itong Duterte at ang Marcos, ito po ay magkaalyado. Hanggang ngayon? Po, naniniwala kayo hanggang ngayon? Opo, ako po, member po ako ng Uniteam at ako po ay nasa ilalim ni Inday Sara Duterte. At si Vice President naman po, nandoon naman po siya sa rally din ng Bagong Pilipinas. So sa akin po, nakikita ko po na buo pa rin kami. Nagkakaroon lamang po ng iba't ibang political, para po sa akin, ano, point of view. Kasi sa akin, ang nakikita ko, ito naman po, hindi naman po ipagsisinungaling, na mismong itong revision, itong amenda, sa economic provision, ayon sa bibig ng aking ginagalang na Senate President, pinatawag sila mismo ng ating mahal na Pangulo sa Malacanang upang isulong itong amenda sa economic provision. So, para po sa akin, wala pong conflict dito dahil noong panahon din naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagsusulong din naman siya ng mga pag-amenda, gusto nga ng Pangulong Duterte noong araw, federalismo . Para sa akin, hindi naman po nagkakaroon ng mithiin na magkaroon ng pagbabago. Nagkakaroon lang ng hidwaan doon sa kung sino ay mamumuno. Yun lang naman po ang laging diskusyon dito sa Pilipinas . Sino ba dapat ang mamuno? Ako ba o ikaw? Ganun po . Ito lamang po, usapin lamang po ito kung sino ang mamumuno pagkatapos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Okay. Alam mo, very good point, actually, because you are the chairman of the Constitutional Amendments and Revision of Codes, you actually know the Constitution by heart, and you have the same point of view and interpretation as former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kasi ang mga congressman na nakausap ko, Senator, hindi ganyan ang pananaw. Pareho kayo ni Justice Carpio na kapag babaguhin mo na ang pundasyon at ang porma ng konstitusyon, kailangan na constitutional convention o constitutional assembly. Pero ang People's Initiative, ito lang yung
mag-aamyenda ka ng iilang provision, isang Opo. bagay. Isang Yun bagay lang. lang po. Opo, Oo. opo. So, At dadaan po yon sa plebisito. oo. Opo, opo. Oo. So, Eh, palagay mo, bakit pinipilit ito ng mababang kapulungan? Kasi pinipilit ito ng majority. Pag in-interview mo ang mga majority congressmen, sinasabi nila, eh sumulat kami sa Senado para sa CONAS, di kami pinansin. Eh kaya eto na, si Joey Salceda ang sabi, it has to be the people's initiative. Kumbaga pinipilit ito, anong motibo? Eh, ako po ay ano diyan eh, witness po ako doon sa tinutulak namin na CONAS dapat nung isang taon para po sa amenda ng economic provision. Iyan po kasama po natin diyan ang malaking kapulungan. Napaka nagkaroon po tayo ng majority vote diyan at nakarating po dito sa Senado, pagdating po sa Senado eh natulog po yung ating bill para po diyan ano. Kaya totoo po yung sinasabi ng malaking kapulungan na laging pagdating dito sa Senado eh natutulog yung panukala para sa economic provision sa amenda. Kaya po siguro nakarating sila sa ganung klaseng politika. Para sa akin po politika lang 'to, eh, move. Alam niyo naman sa politika may kanya-kanyang move 'yan. Kung makakalusot eh pa okay sila. Pero siyempre, hindi po pwede talaga, Ma'am Karen, yung isinusulong ng malaking kapulungan. Kasi ito po yung labag na labag sa konstitusyon. Hindi po tayo papayag na ito ay makalusot dahil ang taong bayan, sila po ay naghalal ng mga senador. Hindi po pwede na yung kanilang mga hinalal na senador ay mawalan ng boses at mawalan ng boto. Hindi naman po pwede na yung hinalal nila na representante nila sa kanilang distrito, eh yun na ang magiging representante nila sa usapin ng nasyonal. Hindi po pwede. Kaya po siguro ito para po sa akin, ano, political move lang ito. Ganyan naman po talaga sa politika eh. Kung hanggang saan makakalusot yan, hahanapan nila ng butas ang batas, kung sila ang sa, eh, pero hindi po talaga pwede. Ang mananaig dito ay yung supreme law ng ating bansa at yan ang saligang batas, yan ang konstitusyon. Hindi natin pwedeng gamitin yung mga batas-batas, yung mga normal na batas natin, hindi po pwede. Lahat yan, lahat ng mga batas ng yan, nasa ilalim lang yan ng saligang batas. Okay, now last December 2023, you filed a resolution, right? Opo. But it was to amend political provisions in the 1987 Constitution. Babasahin ko ang ilan po sa nirekomenda po ninyo. You recommended that of Section 2 of Article 6, the Senate will have now 54 members. Of this, 24 are elected at large and 30 elected by qualified voters from each legislative region. You also propose Section 4, Article 6, that senators elected at large will have 8 years and not serve for more than 2 consecutive terms. Another section is the HOR will have a term of 4 years and not serve more than 3 consecutive terms. And then Section 4 of Article 7, the President and Vice President, nakatandem na. And Section 8, Article 10, term of office of barangay officials shall be 4 years, not serve more than 3 consecutive terms. Yun po ang resolusyon ni Senator Robin Padilla. That's already a change in the Constitution. Yan na yung may term issues. So ano po ba ang agreement nito when you filed this resolution? It's not economic. Hindi po siya economic. Apo. Kasi po, Ma'am Karen, yung pong ating amenda para sa economic provision, meron na pong committee report yun. Okay. Iyan po pending para mapirmahan po ng ating mga kapatid na senador para naman po pagka napirmahan po nila ay madala natin diyan sa bulwagan. Mapag-usapan po, mapagdibatihan, pero hindi po ito nagkaroon ng future. Natulog lang po ito. Masarap na masarap
ang tulog niya doon sa opisina. Okay. Opo, kaya po tayo nag-file, opo, ng political. Baka naman, kasi alam na naman po noon pa naman ang ating pong advokasya, ay talagang mabago ang 1987 Constitution. Ma-revise po talaga. Eh ako naman po bilang isang senador at sumusunod po sa saligang batas ngayon, dahil yan po ang umiiral eh, dapat sumunod tayo kung ano yung umiiral na saligang batas, gagawa po tayo ng mga panukala na naayon dun sa saligang batas na baka po pwede makalusot dito sa mataas na kapulungan. Katulad po niyan, matagal na panahon na po na pinag-uusapan kung bakit hindi natin ibalik sa dati yung termino ng mga presidente. Eh, yung mga pong dating konstitusyon natin, talaga naman 4 years at merong re-election. Eh nasubukan naman na po natin yung 6 years na walang re-election, eh parang hindi naman epektibo. Eh, lagpas na 30 taon na po itong konstitusyon natin, pero nakita naman po natin na wala namang naidulot na pag-unlad sa atin. Bakit hindi natin ibalik? Wala naman pong bago doon sa aking panukala, kundi parang yung akin po eh sinilip ko lang at kinuha ko lang sa dati nating konstitusyon na yun naman po yung dati, 4 years, may re-election. Kumbaga, kung magaling yung ating Pangulo, bakit hindi natin pagbigyan? Total 2 years lang naman yun, dahil 6 years ngayon. Kung gagawin mo siyang may re-election, di 8 years, yun ba naman ay mahirap? Yun naman po namang sa mga senador, eh matagal na pong hinihiling ng ating mga kababayan sa malalayong lugar na magkaroon po ng representasyon regional ang mga senador sa mga lugar na yan. Parang ang nirekomenda po ninyo, parang tila tumatalima ito sa sistema sa Estados Unidos. Kasi ang senador doon nanggagaling sa, hindi distrito ang salita ay, pero sa isang lugar. No? Estado. Estado, oo tama. Sa isang estado. Ang Pangulo sa Amerika, 4 years, 4 years. Opo. Diba? 2 terms. At opo, tandem voting. Pag binoto mo Pangulo, dala mo na bise mo. Parang opo, ganun ang rekomendasyon ninyo. Opo. Kasi, Ma'am Karen, no? Mainam po talaga na ang vice president at ang presidente magkasama talaga, hindi nag-aaway. Kasi ang hirap-hirap ng umasenso kapag puro politika tayo, everyday puro politics. Dapat hindi naman ganun. Kaya dapat po sana, sabi nyo nga po, parang Amerika, dahil ang konstitusyon naman po talaga natin, eh talagang kinopya talaga sa Amerika yan. Ano? Ay, unang-unang gumawa ng konstitusyon natin ni Amerika, pagkakaila yan. Yan naman ay katotohanan. Pero yung akin po talaga, yun ang tamang representasyon talaga. Dahil ang Pilipinas, eh iba't ibang isla po tayo. Iba't ibang tradisyon, iba't ibang kultura, iba't ibang salita. Eh dapat lamang na bawat region na yan ay may representasyon ng isang senador na galing dun. Kailangan dun po talaga, masasabi na natin may demokrasya talaga. Yun masasabi na natin talaga na well represented lahat ang tao sa Pilipinas kapag nangyari yun. Okay. Ang mahirap lang, maganda ang intention, ang mahirap, ang tanong nga, sino makikinabang kapag naipasa ito ng CONAS o CONCON? Nangangahulugan ba ang nakaupong Pangulo? Pwede siyang tumakbo ulit, di ba? Yan ang tanong. Or doon na ba yan sa susunod? Hindi tatakbo na yung kasalukuyang Pangulo. Okay, pero moving forward, opo, ang mga kasamahan nyo, inakusahan si Speaker Martin Romualdez na siyang nasa likod ng People's Initiative na ito. Yun ba ang paniniwala ninyo, Senator? Ako po, bago pa lang po nangyari ito, itong December pa lang, ma'am, sinasabi ko na ang People's Initiative, meron akong sarili eh. Meron akong sariling People's Initiative. Umiikot na ako eh. Umiikot na ako sa mga paaralan, sa mga graduation. Nagsasalita na ako para magkaroon ng unicameral form of government. At nabanggit ko na rin noon na kung ito ay suportado ito ng Kongreso ng mababang kapulungan. Dahil ako naman, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo.
Hindi ko naman nakakausap si Speaker Romualdez, wala naman akong linya sa kanya. Pero eto advocacy ko noon pa. Ito na ako. Gusto ko talaga maging unicameral tayo, talaga. Kaya noong lumabas na isinusulong ito ni Speaker Romualdez, hindi naman ako nagkaroon ng pagkabigla, ako ba ay na-surprise o hindi ako na-surprise. Kasi kung gusto mo talagang baguhin ang Pilipinas, unahin natin ang forma ng gobyerno. Dahil hindi naman tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago kung hindi natin babaguhin ang forma ng gobyerno. Ito na po ang ating forma Senator, for 37 years. Opo. Naniniwala kayo kung halimbawa si Speaker Romualdez ay nasa likod ng People's Initiative, naniniwala kayo, hindi illegal yon, hindi labag yon. Kasi ang sinasabi ng ilan, dapat ordinaryong tao ang nagsisimula, ang nagsusulong ng People's Initiative. Lumabas sa Senado, di ba, may litrato si pirma lead convener Noel Oñate sa isa sa bahay ni Speaker Romualdez. Sa inyo ba labag yon? Sa akin po, hindi po labag yun hanggat walang usapin ng pera. Kapag nagkaroon ng usapin ng pera, nagkabayaran sila at ang ginamit nila ay pera ng bayan, ayun ang bawal. Malaking talagang yan, big mess yan. Oo. Pero kung ito, congressman ka, distrito mo, may gagalaw sa distrito mo, ikaw ang... natural yun eh. Sabi sa konstitusyon eh. Bawat distrito. Sino ba nasa distrito? Di ba congressman? Yun naman na huwag natin alisin yung logic na yun. Ang masama, ang nakakasama dito, kapag gumamit tayo ng pera ng taong bayan. Yun, lilinawin natin yun. Pero para kumbaga, kumilos. Oo, kumbaga ang sinasabi ninyo, kunyari, papapirma ang kapalit ayuda. Di ba? Parang ganon. Yun ang alegasyon. Bawal yun. Yung ayuda kasi, ginagamit naman yan lahat ng politiko, ma'am. Lahat naman ng politiko gumagamit niyan kahit wala namang people's initiative, talagang yan ay naging practice na yan, yung lahat ng klase ng ayuda na yan. Ang sinasabi ko pong bayad, yung hiwalay. Hmm. Hiwalay. Halimbawa, binigyan ka ng pera na sinabi sa iyo na ito, bayad mo to doon sa pinirma mo. yun talagang palagay ko, yun ang guilty. Pero yung tao na pinapunta mo doon, lahat naman, ma'am, open ang ayuda sa lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino, basta nangangailangan ka ng tulong, may ayuda ang gobyerno sa iyo. Hindi ko kailanman inisip na masama magbigay ng ayuda. Aba, lahat ng Pilipino'y nangangailangan ng tulong sa ngayon. Kapag ka nagbigay ka ng ayuda, wag na natin isiping masama 'yon. Ang masama sa lahat ay yung papatunayan mo na yung binigay mong pera ay para dun sa pirma. Yun ang lumalabas sa hearing sa Senado na supposedly pag pumirma ka ng oo o pumirma ka, may kapalit kang ayuda. Dinadaan pa, diba, doon sa IKES tupad program. Yun ba para sa iyo labag yun? Labag yun, ma'am. Labag yun kung yun ang naging usapan. Pero ako ma'am, hindi ako masyadong... Kumbaga, hindi ako... palong-palo sa ganun kasi sistema ng politika sa Pilipinas yan. Huwag na tayong malinis. Talagang ganyan talaga dito sa Pilipinas talaga. Talagang bata-bata system dito, bayad-bayad, sino yung tao mo, may ayuda. Yan mo talaga yung mga dapat baguhin. Yun lang po talaga sanang issue ang pag-usapan natin, yung tanong. Yung talaga mali yung tanong. Oo. Dapat kumbaga kung isusulong to ng mababang kapulungan, hindi nila pinilit na joint voting. Hindi po talaga pwedeng voting jointly. Hindi po talaga pwede. Dapat talagang malinaw na voting separately. Kailangan talaga, kung gusto nilang matuloy ito, kailangan voting separately tayo at ayusin natin ang saligang batas para matapos na tong question na to. Bago natin pag-usapan ang
ang political, bago natin pag-usapan ang economic provision, pag-usapan muna natin ang amenda noong Article 17 na yan, Section 1. Kailangan natin yung ma-amend. Yun ang una nating amendahan. Kailangan linawin natin na yun ay voting separately. Yun muna ang unahin. Kasi ma'am, hindi matatapos to. Kasi legal question ito. Pati ang judiciary, ang dami din nilang mga komento patungkol dito. Isipin nyo, kung yung dami ng komento na yun, ma-absorb natin lahat, eh ang gulo na. Ang gulo-gulo na. Ang taong bayan, hirap na hirap na sa buhay nila. Kaya pwede ba? Pwede. Kaya sana magkaroon na tayo ng itong Congress na to, itong 19th Congress na to, ay matapos na nila ang usapin na to at magkaroon na talaga ng finality kung ano ba yung nandyan sa Article 17 na yan, Section 1 na yan. Kasi eto ma'am, hindi na matatapos to. Kailangan matapos na ngayon. All right. Okay, two more questions on this and then after we go to a break and I'll ask you about other questions. Yung mga kasamahan niyo na nawagan kay Pangulong Marcos Jr., nakausapin na niya si Speaker Martin Romualdez, ang pinsan niya, na ihinto na ito. Si Senator Cheese Escudero, Senator Aimee Marcos na mismong kapatid, Senator Coco Pimentel, nanawagan na sila. Mr. President, talk to your cousin. Palagay mo, ba't nangyayari ito kung hindi naman ito ang iniutos ng Pangulo? Nung kinausap niya si Senate President Zubiri, sabi niya kay Senate President Zubiri, let the Senate take charge of the economic changes. It will be Constituent Assembly. Tas tinutuloy pa ito. Anong nakikita niyo dito? Anong panawagan mo kay Pangulong Marcos Jr.? Siguro ako po ay pagdating po na yan, ako po ay maiintindihan ng aking mga kasama sa Senado. Kung sa bagay na yan, eh hindi po ako talaga malinaw naman po sila, no? Malinaw naman po sa kanila. Nung pumirma ako ng manifesto, talagang sinabi ko sa kanila, advocacy ko ang maging unicameral ang House. Malinaw po sa kanila yon. Ang tinututulang ko ay yung tanong. Kaya kung tinatanong po ninyo ako kung ako ay makikiusap kay Presidente na sabihan si Speaker, hindi po. Hindi po. Hindi ko po gagawin yan dahil ako'y naniniwala na merong pananaw politikal si Speaker Romualdez at bilang tayo ay nasa demokrasyang bansa, eh malaya siyang pwedeng gawin ang gusto niya. Na kung anong gusto niyang pagbabagong mangyari sa ating bansa, malaya siya. Isa lang ang aking ipapaalala. Huwag nating gagamitin ang pera ng bayan. Kung ano man ang gusto natin, ano man ang gusto natin mangyaring pagbabago sa Pilipinas, saludo ako sa iyo dyan. Sama ako sa iyo dyan. Pero huwag nating gagastusin yung pera ng bayan. Hindi pwede. Oh, eh, kung sabi nila personal nilang pera yun. Wala po akong ano dyan. Pengi naman. Diba? Totoo lang. Totoo lang, ma'am. Kung ito ay ginagawa nila sa patulad ng ginagawa kong paraan, saludo ako sa kanila. Kasi ako, ma'am, umiikot. Pero ako. Kapag nag-iikot ka, Senator, kapag nag-iikot ka to talk about the people's initiative, changing the constitution, matanong ko lang, no? Ginagastos mo sarili mong pondo, namimigay ka ba? Namimigay ka ba ng tulong? Hindi po ako na, ano ma'am, hindi pa po ako umaabot sa nagpapapirma. Pero sa sarili ko pong pera, nagbibigay ako ng pang-graduation. Kasi pumupunta po ako sa mga graduation at nagsasalita po ako at nagbibigay ako ng pang-Jollibee. Opo, yun naman po, binibigyan ko bawat estudyante, binibigyan ko, oh, pang-Jollibee mo yan. Pagkatapos ko po, magtalumpati. At yun po ay pera ko po yun. Hindi ko po yung pera ng gobyerno. Pera ko yun. Opo. Okay, but what are your Pero wala pa po akong, hindi pa po ako nangangalap ng signature. Ha? Wala po akong signature na hinihingi pa. Wala pa po ako dun. Okay, so what if it's, because some may say that reeks of patronage politics, right?
yung binibili, nagbibigay tayo, nagpapabili ng pagkain, politiko ka, kahit papaano may kapalit pa din yun. Kahit personal butol na si Ma'am. Pera. Kahit personal na pera. Isn't that patronage politics in practice? Ma'am, putol-putol po. Sorry po, napuputol po. Sorry. Hindi po ba yun? Aren't you practicing patronage politics? Let's continue our discussion with Senator Robin Padilla. Senator, tatapusin ko lang ito, no? Kung ginagamit ang personal na pera ng politiko, personal, pinamimigay ito, pero pinag-uusapan ang People's Initiative, sasabihing tulong to, hindi ba political patronage yon? Isn't that patronage politics? Kasi ma'am, sa kultura natin ano, na ng Pilipino, hindi naman ibig sabihin na binibili mo yung boto kung binibigyan mo siya ng pamasahe, pangkain. Kailangan lang malinaw yung usapan ninyo, 'di ba? Kasi kung ang halimbawa kausap mo yung tao, talagang diretsahan mong sinabing, "Oh, ito, pirmahan mo to, bibigyan kita ng pera." Eh, yun yung masama na talaga yun. Yun para sa akin talagang wala nang pinakamasama pa doon. Kahit personal mong pera yan o pera ng tao yan, mali yun. Pero yung ako, kaugilaan ko na yun eh. Talagang hindi pa ako politiko. Talagang pinamimigay ko na pera ko. Talagang para sa akin, talagang ang biyaya ay ipinamamahagi. Katulad po noon, halimbawa ako nasa graduation, hindi ko naman sinabi sa kanila na magpe-people's initiative ako. Ako'y nag-speech lamang nang patungkol sa unicameral form of government at sila ay nagsisigawan doon ng blowout, siyempre naman ito na ko manhid. Okay. Para hindi magbigay ng konting pang Jollibee nila. Okay, to close this, do you believe the People's Initiative being conducted now is dead in the water? Sinasabi ng ilan, patay na to. Palagay niyo patay na to? Yung katanungan po dyan sa People's Initiative na yan, dapat nang mamatay yan. Dahil yan po talagang labag sa konstitusyon. Pero yung People's Initiative, hindi po yan dapat mamatay. Yung mismong salita na yon, yung People's Initiative, dapat yan ay buhayin natin. Pero yung tanong, wala pong question dyan. Labag po yan sa konstitusyon. Okay, now let's start with two issues. Senator Aimee Marcos said that marami siyang paniniwala na tulad kay dating Pangulong Duterte, no? Bukod sa kaibigan, tulad. Pag-usapan natin number one, ang ICC. Tinatanong ng ilan bakit ginawa ito ng dating Pangulong Duterte nung nakaraang linggo. What do you make of this administration's policy pagdating sa ICC? Ang alam ko po, lagi kong naririnig ang sinasabi ng Pangulo na hindi po tayo sumasali uli dyan sa ICC. Malinaw na sinabi yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ganun din po ang sinasabi ng iba't ibang ahensya na nasa ilalim ng executive, na tayo ay hindi tayo kasama si ICC. Sapat na po sa akin yun na paniwalaan ko. Dahil sino pa bang paniniwalaan mo? Presidente na ng Pilipinas ang nagsabi. Ngayon, kung bakit nandito yung ICC, hindi naman po natin pwedeng pigilan yun. Dahil iyaan naman kung gusto nila talagang pumunta dito, wala po tayong magagawa talaga. Karapatan nila yun. Pagka hindi naman natin binigyan ng visa yan, para namang ano namang klase naman ng ang ating bansa. Hindi naman tayo natatakot sa kanila. Hindi naman tayo natatakot dyan. Basta malinaw lang na wala tayong, ang gobyerno natin ay hindi nakikiisa dyan sa kanila. Hindi kami, at tayo din sa legislative, tayo naniniwala na itong problemang judiciary natin, hindi natin kailangan ng foreigner. Oo. Kasi nadibat si Senator Ronald Bato de la Rosa, tinapat niya si Pangulong Ferdinand Marcos, sabi niya, "Man up,
ano ba totoo? Pakukulong mo ba kami? Kasi sinabi ng administrasyon ay pwedeng nandito ang ICC sa bansa. Di naman nila pinipigilan. Sa akin po kasi hindi naman po natin pwedeng pigilan. Kasi ba, ano naman ang dahilan natin para pigilan natin yung ICC na pumunta dito? Pero ang malinaw doon, hindi natin tinatanggap kung ano man ang gawin nilang investigasyon dito. Hindi natin tinatanggap yun. Hindi natin kinikilala yun. Yun ang malinaw na posisyon ng ating gobyerno. Yun po ang pinakamahalaga. Kasi para po sa akin, kung isasarado naman natin ng bansa natin para sa mga ganyang mga organisasyon, eh para naman tayong may tinatago? Eh sa akin pong palagay, wala naman tayong tinatago sa ibang bansa. Malinaw, malinaw na ang gobyerno natin sinabi ng executive na hindi tayo kasama sa ICC. All right. When it comes to the West Philippine Sea issue, the foreign policy of this administration and the former administration is quite different, right? It's east to west almost. Kanino ka sumasang-ayon pagdating sa polisiya, pagdating sa West Philippine Sea? Ay, siyempre po, kung ano ang sinasabi po ng ating Pangulo, tayo ay kaibigan ng lahat. Wala tayong kaaway. Tayo ay may independent foreign policy. Doon po ako naniniwala. Ang kailangan lang naman natin ditong tandaan na tayo ay hindi tuta ng kahit na ni sino. Tayo pero, ay hindi... Senator Amy Marcos, hindi siya sang-ayon kasi sa dami daw nung EDCA sites. Sinasabi naman ng ilan nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga namang pro-China sobra ang administrasyon. Nasaan ka, Senator? Iyon po kasi, may history po kasi ang EDCA. Tandaan po natin kung bakit siya na itatag. Ano? Kasi yan po yung nangyaring, yan po ay resulta nung nangyaring standoff diyan sa Scarborough Shoal. Pagkatapos noon, nagkaroon na tayo ng mga EDCA, ng ganyan. Nagkaroon na tayo ng mga enhanced agreement, defense agreement sa Amerika. Eh, yan naman po eh natin maiiwasan. Dahil tayo eh may mutual defense treaty sa Amerika. At dapat nating pagtibayin yun. Eh, hindi naman po pwede tayo pumirma sa isang bagay na hindi natin pagtitibayin. Ang tanong lang po dyan, tayo ay pupunta sa isang gulo na hindi naman nating gulo. Dapat eh magmatuto na tayo, no, na tayo ay mahirap na bansa, naghihirap tayo ngayon. Ang resources natin dapat dinadala natin sa mga kababayan nating naghihirap. Hindi dapat tayo nag-iisip na tayo isasali sa isang gulo na uubusin ang resources natin. 'Yun lang naman ang aking posisyon dito sa West Philippine Sea. At ito ang usapin na sa West Philippine Sea ay nananatiling law enforcement to sa aking palagay. Sa aking palagay, ano, hindi po ito dapat pinag-uusapan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay pinag-uusapan lamang ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Ito po ay law enforcement issue. Para po sa akin, hindi dapat to palakihin. Ito ay dapat tayo magkaroon ng pag-uusap sa China. Kailangan meron tayong para po sa akin, ano, ituloy natin yung pakikipag-usap sa China. Kasi kung ang usapin po dito sa West Philippine Sea, kung ating pinag-aawayan dito, eh hindi naman ito lang po sa atin lang po, ano. Quickly. Ang sinabi nila, opo, ito lang po. Yung ating rights, pinag-uusap yung EEZ natin. Opo, okay. Yung rights. Opo. Sige po, ma'am. Okay. All right, Senator, hold that thought because before you go, I need to ask you, you've already spoken about the West Philippine Sea. You said continue speaking with China. But before we go, after former President Duterte's weekend speech, ngayon his allies and they
are bringing up the secession of Mindanao, ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Anong opinion niyo doon? Okay, but we need to ask him this question. Go ahead. Hello, ma'am. Opo. Yan. Okay, Senator, I'm gonna go to... Basta hindi lang gulo, hawak. I know, pero sir, I need your opinion on the secession of Mindanao issue na itinatapon ngayon. Ayan. Okay, Senator, are you there? Oo. Yeah. All right. So before we go, we need the senator because as we know that the senator has been an advocate. Okay, go ahead, Senator, quickly, just 2 minutes. Yes, ma'am, mabilis lang po. Karapatan po ng mga taga Mindanao na hingin nito. Pero hindi po ito dapat mauwi sa armado o karahasan. Ito dumaan sa mga proseso. Alam nyo po na naman po tayo mga karatig na bansa na gumawa niyan, ano? Katulad po si ginawayan ng Singapore. Yan po, hindi naman po, nawala. Uli yung internet natin, nawala. Go ahead. Nawala. So you mentioned Singapore. Singapore was part, go on, it's separated from Malaysia. Opo, opo. Hindi po yan imposible. Pero kailangan legal. Daanin natin sa legal. Huwag pong daanin sa armado o magiging threat tayo sa security. At naniniwala naman po ako bilang si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, ay author ng law and order. Naniniwala naman po ako na hindi aabot ito sa karahasan. On that note, Senator Robin Padilla, I want to thank you for joining me today. And I do hope you come back on Head Start.